mag-usap po tayo. May mga kaibigan po akong mga itim. Mahalagang parte sila ng buhay ko at natatakot po ako para sa kanila. Pinasalang ng isang puting pulis ang isang itim na lalaki na nagngangalang George Floyd. Pinasalang nila si Trejon Reed, si Tony McTade, si Breonna Taylor, si Ahmaud Arbery. Wala pa rin silang pananagutan sa pagpatay nila sa mga itim kahit malawak ang coverage ng media. Isipin nyo na lang kung gaano karami ang mga insidenteng ito na hindi na itala o nasaksihan. Ito ang nakakatakot na realidad na hinaharap ng mga itim sa araw-araw. Lahat po ng sinasabi ko ay bunga ng pagmamahal. At dahil gusto ko na lahat tayo, lalo na ako, ay maging mas mabuting tao. Sa kabuuan, hindi po tayo nangangamba para sa buhay natin kung parahin man tayo ng pulis. Hindi po ito ang kaso para sa mga kaibigan nating itim. Patuloy silang nabubuhay sa banta ng karahasan. Patuloy pa rin ang pang-aapi sa kanila. Nag-iba lang ang anyo nito. Naiintindihan ko po kung bakit kayo natatakot sa nakawan at pagkawasak ng pag-aari. Pero isipin nyo na lang po kung gaano kasakit kung marinig nyo na para sa ibang mga tao, mas mahalaga ang mga material na bagay kaysa buhay ng mga taong mahal nyo. Kaya ko po sinusuportahan ang Black Lives Matter. Habang buhay kong utang na loob sa inyo, ang paghihirap na tiniis ninyo sa bansang ito na minsan ay hindi kayo tinrato ng maayos. Nagdusa po kayo para magkaroon ako ng magandang buhay. Pero ang mga pagdurusang ito ay patunay na magkakasama tayong lahat at hindi tayo lubos na ligtas hanggat ang mga mahal nating itim ay ligtas din. Ang mundong hinahangad natin ay isang mundo na lahat tayo ay maaaring mabuhay ng walang takot. Ito po ang kinabukasan na hangad ko at sana po ito rin ang hangad nyo. Nagmamahal ang inyong mga anak.